Sayang hindi ko mapanood yung TNC vs. Mineski, may samba kami ngayon. Pre, cheese swords, huwag ka mag-alala kasi after mo magsamba, naka-upload na kagad sa YouTube yan. Kaya punta ka lang sa YouTube natin, youtube.com/ombo x combo. Second ban ng Geek Fam dito, Batrider, pero yung first pick right ahead. As usual, mga tropa, Ninja Boogie Rubik. Mga tropa, available na naman yan. Pero kahapon, nag-Rubik na si Jules eh. Nag-Rubik na si Jules, so either of the two pwede mag-Rubik. First two picks naman ng Geek Fam, inaantay natin. Magandang hapon sa lahat na nanonood ah. So, kailangan ayusin nyo na yung snacks nyo kasi hanggang mamaya tayo rito. Okay? So, ito, first pick, Slardar, hindi na ban. And second pick naman, walang problema dyan kahit di mo mapanood. We got you, pare. Walang kaso dyan. Second pick ng Geek Fam, inaantay natin, Slardar Luna. Kahit wala Shadow Demon, palag-palag naman ang kuya mo. Ito na second pick. Watching from work, I'm fired. Pre, ingat-ingat lang. Ingat-ingat lang. El Clasico mamaya. Oo nga, El Clasico mamaya. Mga chong, Mineski versus TNC. Mainit yun. Sakto daw pag-uwi niya. Maganda yan, pre, maganda yan. Eto na yung second pick ng Mineski. We're waiting for this one. So, yung mga available na heroes pa, offlane, Sand King, pero Lifestealer. Lifestealer mo na rito for Mineski. Favorito rin ng Mineski pick yung Juggernaut eh. Pero let's see kung mag-Juggernaut sila rito. Or probably Ember Spirit. Given nakita natin yun multiple times kay Bimbo at kay Merakel. Depende sa kanila actually. Sobrang diverse ng hero pool nila na pwede nilang piliin kahit yung signature hero ng isang kakampi nila. Okay? So abangan natin yan. Ito third ba naman ng Geek Fam? Inaantay natin. So ito nga, Ember Spirit yung binan. Mati, kakasabi lang natin. Binan na kagad ng kuya mo rito, Geek Fam. Ang drafter for Geek Fam is si Crimson. Ang drafter naman for Mineski is si, si Bimbo. Okay, third ban, Ogre. Ayaw nila nung, yung Luna na naka-bloodlust free hit. Ayaw nila yun. Kaya kinuha nila dito yung ban, Ogre. Mga tropa. Mm-hmm. Steady lang mga chong. Eto na, tuloy-tuloy tayo. Fourth ban ng Geek Fam. Balita po kay Abet, pare yung visa niya kasi hindi pa approve. Okay, so last time that we spoke, sabi niya end of January malalaman kung makukuha ba o hindi. Okay? Pabati Kuya Nick from Cebuana, Luwilier, na nanonood habang nasa work from Paxit. Shoutout sa inyo dyan mga tropa. Kamusta yung padala natin? Ayun nga men eh, medyo kalungkutan, hindi pa nakukuha eh. Hindi pa nakukuha yung visa ni Abet eh. Fourth ban, Naga Siren. Automatic yan, basta may Raquel. Matic. Asawa at anak ko, Nerissa Jacob Bernard from Arizona, USA. Puyat mode. O nga, medyo madaling araw na nga dyan. And then yung fourth ban na Mineski. Eto nga, Weaver. So, pinag-iingatan nila to given kahapon pinik ng Geek Fam to both on the support role ng game 1 and then carry role ng game number 2. Unfortunately, nayari sila ng game number 2. Eto na yung third pick ng Geek Fam. Inaantay natin. Steady lang, mga tropa. Pabati Kuya Nick from Edmonton, Canada. From EJ. Shoutout sa inyo sa mga taga-Canada natin, mga tropa. And then, eto. Dazzle. Dazzle Lords, ang kuya mo. For Mineski, ang kailangan nila mid laner, off laner, eh, na ngayong Axe. And then, isa pang support. Fourth pick ng kabila. We're still waiting. Sa kabila naman, ang kailangan is isa pang support siya, mid laner, depende sa Slardar. If he'll be going support, mga tropa. Okay? Eto na yung fourth pick. Let's see. Eto na yung fourth pick. Geek Fam. Axe ni RR, Matic. Axe ni RR yan. Russell Mapua, nakatutok doon sa Wombo Combo. Shoutouts kay Russell. Pare, kamusta? Salamat sa panonood mo rito ng panonood mo ng game na to sa Wombo Combo. Pare, eto na yung fourth pick. Inaantay natin. Isang Ember ni Mera. Please, pare, ban na nga eh. Ito, Ember ni Merakel tsaka Naga ni Merakel. Already ban.
Outworld Devourer, pwede pa rin. For Mineski, palag-palag yan. Hindi pa naman dito, pero yung fourth ban muna ng etong Geek Fam, inaantay natin. Let us see. Ito na yung fourth ban. ...50 seconds reserve time, mga chong. And we are still waiting dito. Centaur, makatito. Centaur Luna, tsaka Slardar. Kay Mineski, ano kayang panagot? Pwede nga pare, Outworld Devourer. Okay, TA. Okay. TA. Magiging tapang kabayo tong Centaur. Templar Assassin, though... Kailangan niya ng additional damage, Evanescent, yung Ogre, for Bloodlust. Pag Morphling yata may hirapan, depende sa farm pare, kasi meron ding Lifestealer eh. So hard carry Lifestealer talaga rito, so it's either OD or TA ang naiisip ko para kay Mineski, pero 4 click muna nila yan, support syempre. Matic support muna yan. Sand King support, pwede. Ginawa na nila kahapon yan, offlane axe, tapos Sand King support, and then Rubik, isa pang hero para kay Jules. Aabangan natin. Pero probably, Sand King support or sino ang mga playmaker na support. Kasi kay Ogre, Ninja Boogie. Eba na yung Ogre ni Ninja Boogie. Tapos Rubik, eto. So, it's either Ninja Boogie will be getting Rubik or Ninja Boogie will be playing another hero. And then Rubik ni Jules. Pero still, aabangan natin yan. Eto na yung fourth pick. Mineski. Pag nag-ninja group, nag-ninja boogie si Rubik, si Jules pwede mag-Oracle. Against Luna, medyo mahirap, though. So, aabangan natin kung sino rito. Next Assassin. Okay, tama, tama. Next Assassin or Crystal Maiden, either the two. Pwede, pwede. Pwede, pwede. Ay, Vengeful. Minali tayo rito. Nang Mineski, they went for the Vengeful. So let's see if it's going to be a carry Vengeful or support Vengeful, ha. Pero malakas ang kutob ko na support Vengeful eh, kasi may Lifestealer na eh. Ang kailangan nila sa gitna, yung parang mala OD at saka TA na pwedeng gumalaw tsaka mag-set mobile on the mid-game. Aabangan natin. Fifth ba ng Geek Fam? Ano kaya iba ba nila rito? Support ba o mid-laner? I mean, tama. Or mid-laner. Aabangan natin. Depende sa Vengeful eh, kung pwede... hard carry, I mean hard carry at saka support. Depende sa kanila yun. Geek Fam. Guys, dalawang series tayo ngayon ha. Ito yung una, tas mamaya, TNC at saka Mineski, Best of Turin, Star Ladder din. Meron tayong co-caster mamaya, si Pau Sandata Bago. Okay? So, yun. Aabangan natin yan. Kahit sino pa yan, talo pa din. Loko-loko talaga. Huwag nyo nang i-flame, pre. Tama na yung flame, di ba? Sinabi ko naman sa inyo. Shadow Fiend, 5th ban. Dito. Tekis naman, isang mabilis. Para kay Mineski, kahapon nga pala nag-Tekis. Ay, hindi Tekis tuloy. Nag-Mipo. Mipo Luna. Etong Geek Fam versus Execration game number 1. Doon natalo yung Execration. Oh. Mipo ba yun? Hindi, Geek Fam. WG. Okay, WG pala yun. Okay, Ajit, Mipo nga pala yun. Nalilito na sa dalawang team yung Geek Fam tsaka WG, no? Nakakalito, no? Pares playstyle, no? Oo. Oh. Nakakalito yung dalawang team, pero ayun nga, WG to yung nag-Mipo Luna, no? Tama? Okay. WG Unity nga, mga tropa. Nakakalito lang, nakakalito. Awit, PH, mga tropa. Ito, pipik ng Mineski. Inaantay natin. Invoker ODTA, pare. If kailangan nila na mid. Okay, Invoker TA o kaya OD. Abangan natin kay Geek Fam naman. Ay, Mirana, men. So, Mirana, mid support Vengeful Spirit to. And then kay Geek Fam, kailangan nila mid laner para kay Tihi. So, available pa yung Tinker. Let's see kung kukunin nila. Pero I think maganda rin Tinker eh. Palag-palag din yung Tinker para kahit mahuli, may Centaur out, di ba? Eto na yung 5th pick. Reserve time nila, 9 seconds na lang, mga tropa, pinilit. Pinag-isipan maigi ng Geek Fam, yung mga picks nila rito. Eto na. 5th pick. 4, 3, 2,
1, eto na, Outworld Devourer. Mga tropa. Pau, sanda tayo sa Esports Inquirer, di ba? Oh, pare, siya yun, siya yun. Mamaya, co-caster natin siya for the TNC versus Mineski series. Pero before that, eto muna tayo, Geek Fam versus Mineski. So, aabangan natin dito. Parehas 1-1 yung both teams. Sa natali Mineski kahapon? WG Unity? WG Unity natali Mineski kahapon? Oh, 1-1, no? 1-1 sila ron. Tapos sa Faceless, 1-1 din sila. So, bali, 2-tie sila ngayon. 2-draw. Yung score dito ng Mineski. Naglaro ng marami yung Faceless kasi lilipad sila sa Dota Pit, mga tropa. Okay, kaya nilaro nila na marami. Mm-hmm. Eto na. Let's do this. Palit na tayo ng overlay, mga tropa. Pero magandang gabi sa lahat, ha? Magandang gabi sa lahat. And tuloy-tuloy tayo with our casting dito ng game number 1 ng Geek Fam versus Mineski para sa Star Series dito. Let's see kung sino yung magiging number 1 sa ating group stages. Kasi yun yung number 1. Ayun lang yung mabibigyan ng slot for the LAN Finals, mga tropa. Pero before that, we will now move forward with our composition dito. Bimbo on Lifestealer, Merakil on Mirana, Ninja Boogie Rubik, Jules on Vengeful Spirit, RR on Axe. Sa kabila naman, Crimson Dazzle, Sionix on Luna, Velocentor, Warrunner, Roji supports Lardar, and then Tihi, our very own Filipino Tihi. It's Outworld Devourer, mga chong. Kuya Nick, kamukha mo airpads ko. Eh, di gwapo rin yung airpads mo, men. Pero ito may post daw eh. Saglit, Bimbo lang daw. Toilet lang daw si Bimbo. Steady gold up lang daw tayo, mga chong. Zero-zero pa rin, ha? So, chances for Mineski, probably mid-game na talaga. Sabayan nila to pag may burst at saka infest bomb. Pero masakit din yung kabila eh. Pag pinasok mo to, may Luna Eclipse, tas yung stun, hoop stomp, at saka Slithering Crush, tas sustain pa pay Dazzle, di ba? So let's see kung paano nila gagawin. Pero maganda rito, meron silang Axe to counter that Grave dito. Pero ito, si Ninja Boogie, hindi nakita si Roji, and na Slithering Crush siya, nagtoton pa ang kuya mo Ninja Boogie. Kuya Nick, pa-shoutout naman po from Taif, Kingdom of Saudi Arabia, from Mikey Hao. Shoutout sa inyo dyan, mga tropa. Pero ito, tuloy-tuloy na tayo. Words lang muna para kay Arar. Sila Merakil naman kasama rito. Si Jules, si Bimbo, pati si Ninja Boogie. Kailan start ng Dota Pit? 2 days from now. Okay, 2 days from now yan. Babati naman kami. 5th anniversary ng girlfriend ko. Thanks, Pop. Shoutout sa inyo dyan. Happy anniversary. Eto na. Let's do this. So, top lane, Rubik, Lifestealer. At saka, Vengeful Spirit to. Ay, hindi. Sa baba yung Lifestealer, mga tropa. So, let's see kung mag-rotate yung dalawang support, ha. Pero, ang nakikita lang dito, nasa top yung dalawang support na Mineski. And then, yung mid lane natin, probably, Mirana at saka Outworld Devourer. Kuya Nick, pabati naman sa Seattle from, Karumalan, shoutout sa inyo dyan, mga tropa. Mga tropang Seattle. Sobrang swerte nyo. Lapit sa inyo ng TI every year. Meron kayong inaabang event na pwedeng puntahan. Pero Lifestealer bot lane. Ah, okay. So, kumbaga, nasa isip nung kabila, medyo mahirap patayin yung Centaur. So, kung passive farming lang naman yung gagamitin nila dyan, okay na yung Lifestealer sa baba. What we will be doing is, we'll be setting up this Luna top lane. And then, itatry natin yung Axe. And that's what they are doing at the moment. Ayan nga. Akala nila solo lang yung Axe. Pero eto, on the way na. Doon na, Slithering Crush. Mamamatay yata na huli ng back up ang kuya mo rito. And first blood, makukuha ng Geek Fam na huli ng galawan. Etong heroes ng Mineski. 2 heroes dead. Sa Yonix on Luna, first blood plus double kill yung nakuha niya. Well played, well played. Yun lang. Maganda yung plano, pero nagulat sila na nag-go din kagad yung Geek Fam dito. And then sa gitna naman, eto Mirana versus ODTH
versus Merakel. Pabati naman dyan, Makay here. Automatic yan. Basta prinsesa, babatiin. Shoutouts kay Makay. Magandang hapon. Wala kayong PC dyan. Kamusta naman yun? Dito ka nalang sa akin. May PC akong extra dito. Katabi kayo ni Alo. Pero ito, tuloy-tuloy tayo. 0-2 yung score. Yung gitna, Mirana nga. Versus Outworld Devourer. Pero okay naman yung ginagawa ngayon na Mirana. 7CS compared sa 10 nung Outworld Devourer. Pero ito, Rubik. Nakita ng Centaur na nagpupul ng creep wave dito. And for Velo, bad yun. Given, wala siyang XP pag wala sa nakuha ang creeps. Pabati naman sa Corona Dal City from Lost Prince, Aaron Alan Lim, Baratrum Lord. Sakit na, ayan pa rin. Eto na, yung Kay, kumunti ka na yung Courier. Baka kumunti ka na yung Courier. Mga Chong. And now, tuloy-tuloy pa rin tayo. 0-2 yung score. Eto yung Regen Rune. Easy Miracle, easy life. No need to go back sa shrine or possibly go back, and he will now continue this mid game. Farman lang talaga ang mahalaga dito para kay Mirana. Hindi niya kailangan sabayan yung Outworld Devourer given. Wawakwakin siya ng Astral Imprisonment. So yan, farm lang ang kuya mo. Be sure na nakakukuha siya ng CS versus the Astral Imprisonment. And then bot lane, eto na, tutuloy na sila rito. Lifestealer, open wounds, and then yung stun, tinamaan cop, double edge sana, pero hindi. Eto na, yung magic missile pa. So Mineski, makakaisa rin dito on the bot lane. Centaur War Runner, kahit na makunat, ginunang Mineski, and they were able to kill that offlane ng Geek Fam, mga tropa. And now, tuloy-tuloy tayo. Eto, si Merakel, farm lang CS, lamang yung Outworld Devourer, followed by Mirana, and then Lifestealer, and then Luna pala, bago yung Mirana, mga tropa. Eto, 1-2. Eto sa gitna, tuloy-tuloy lang. Pa-shoutout kay Nick from CJ14. Pa rin, nasa trabaho ka ba o nasa tondo ka, pare? Kamusta yung laptop? Okay pa rin ba? Di bumabagal? Network kay Nick, pare, mamaya-maya. CS muna mahalaga ngayon. Palag-palag tayo. Mamaya, around 8 to 9 minutes, dun tayo mag-network. Okay? And then, 16 minutes, mag-item check tayo. Pero ito, yung Rubik, mabibigyan niya ng Centaur. Pero hindi, wala pang SS ang kuya mo, kaya hindi pa makakahabol. While at the same time, yung Luna, free farming top rito. Walang contest on the side of Mineski. So, tuloy-tuloy lang sila dyan, mga Chong. Eto na, tier 1 tower. Tutuloy na nila to. Yung Axe gusto mag-contest, pero nandyan yung Slardar. Kuya Nick, ano pa games for tonight? Pari, games for tonight, meron tayong TNC at saka Mineski mamaya. Okay? So, tier 1 tower top lane, kinukuha na rito. Andyan si Roji on Slardar. And they will now continue. Eto na yung backup from Mineski. Jules, ayaw ipakuha itong tier 1 tower. Vengeful Spirit, may backup na rito. Pero what can they do? Two of them, mga tropa, wala pang Blink Dagger yung Axe. How can they set? And yung sustain sa likod ng Dazzle, medyo alanganin to if ever they will be going in. I think defend lang talaga, mga tropa, and that's what they did. 1-2 is our score. Gitna, Mirana versus OD, Teehee versus Miracle. Ayan nga, pero andito na si Roji, ha. May leap out yung Mirana. Ay, lubog muna to, lubog tsaka crash, pare. Lubog tsaka crash. Pero ito, mukhang maingat yung Mirana, mag-Facebook first build. Kailangan nyo nalang na isa pang Blade of Attacks dito. Blades of Attack. Kuya Nick, nalaglag po ba yung Happy Feet? Pare, hindi. Yung Happy Feet is nasa Pro Dota Cup, wala sa Star Series, mga tropa. Medyo nalilit na rin ba kayo sa mga tournament? Sobrang dami rin kasi. Dalawa pa lang yung partida, magkakaroon pa tayo ng DAC. So, huwag kayong malito, mga tropa. Pero this is for the Star Ladder Star Series Season 3. Okay, hindi Pro Dota Cup. Lumalaro din yata yung Happy Feet sa kabilang stream, pero hindi ko alam kung kino-cover ni Twitch Pinoy.
Okay, mga tropa, ito si Tihi. Nagfa-farm pa rin. Eway la Mirana ni Merakel dito. Nakaiwas sa gang kanina. Pero ito yung Slardar. Nakita nga lang daw ni Merakel. So, yung top lane. Kumpiyansa na sila sa Axe Chuck. Oh, ito na yung set. Yung dash silang huhulihin. Ito pa yung lift. And then yung call. Nasakto pa yung Lucid Beam. Pero still, Dazzle will fall, mga tropa. Eventually, kailan babalik yung daily gig? Wala pa kaming oras, man. Pero Slardar! Tinambangan yung Axe. Alam niya kung saan pupunta. Roji! Nice predicted, mga tropa. And then yung Lifestealer naman. Andito, go-go yung Luna. Last hit. There you go. Lifestealer getting that one. Nag-rotate na yung Outworld Devourer. I think Lifestealer will be dead given wala pa siyang armlet dito. Apat na heroes ng Geek Fam ang nandito para masigurado yung Lifestealer na yun, mga tropa. And surely they did naman. Nakakuha naman yung Lifestealer. Pero somehow, someway, Mineski getting that Luna first bago mamatay etong LS ni Bimbo. Kwenik, kung bati sa Antipolo, di na po kami gumawa ng thesis para makapanood ang stream mo. Yari kayo dyan, pre. Di ba delikado yan? Wakwak kayo dyan, pre. Thesis yan. Sa gitna naman. Speaking of delikado, etong Mirana. Free farming na si Merakel. Let's see kung makukuha niya yung Aghanim Scepter na mabilis. Yan, tier 1 tower lang muna. Steady gold, Teb. So for our net worth, ayan, finally. Luna tsaka OD yung una, followed by Lifestealer tsaka Mirana. So yung Axe dito medyo kalungkutan pa, pero nagja-jungle na siya for added farm. While yung bot lane Luna pumupush dito, nakikita niya yung Lifestealer top lane na nagfa-farm. So kumpiyansa siya na makakakuha siya ng creeps dito sa bot lane. Ayan nga, steady gold time, steady farm ang kuya mo. Shoutouts nga pala sa mga nanonood sa YouTube dyan. Mga YouTube lords, shoutout sa inyo. As much as I can, sinasagot ko na yung mga PM nyo dyan, ha? Kaya walang problema. Nagugustuhan ko yung mga sinasabi nyo dyan. Bakit lumabo ko yan yung video? Talaga, men. Ayos naman sa akin. Lumabo yung video, lo? Hindi naman daw, eh. Sabi ni Eloy, okay naman daw, pare. Paano na lang ako sa resolution mo? Passwords ako para malinaw, ha? Pero ito, bot lane. Ayan yung SS na Centaur. Moonlight Shadow Pop. Lucid Beam Detection. Ayan, Sentry Ward. Pero ito, makukuha pa rin yung Axe. Yung backup daw ng Mineski on the way. Sacred Arrow didn't connect. And now, tutuloy-tuloy pa rito etong tropang Geek Fam. Yung Centaur na double Starstorm. Pero buhay pa rin. Roji, kinukuha ng Lifestealer. Pero merong sustain. Pero sa likod, Centaur mamamatay. So, offlane for an offlane yun. Yung Arrow, Aray, connecting on Miraluna, mga tropa, and then that lift, and then Anity Lifestealers, defensive Astral Imprisonment. Yung Axe, magtitipi ba? Eto na yung Axe, mga chong. Pero Luna will fall 2-4-1. Mineski going ahead with that one, proper micro on the side of Geek Fam. I don't know kung anong gusto nung Centaur, and he forwarded. Umalis siya dun sa may stack nila, and that cost him his life, mga tropa. Aray ko be. And pa rin, hinahabol this time, Lifestealer ni Roji, gusto lang harasin. Punks, ayaw. Steady, mahirap na mag-dive. Alam mo na yung multi yung kasunod. 5-5 pa rin yung score natin dito. Even for both teams. And let's see, how will they go with this one? Rubik, nagfa-farm pa rin. Sacrifice na sana ni Centaur. Tapos umalis na sila. Ayun nga na sa isip ko, man. Akala ko ganun yung gagawin nila. Ida-divert ng Centaur yung attention para makatakas yung Slardar at saka Luna makakapag-farm ulit. Pero ang ginawa nila, lumaban sila kasi nandun yung OD ni Tihi. Though wala sila nakuha. And then Luna nagpa-farm pa rin ito. Will go for the first build Dominator. The Dominator power is real, mga tropa. Lahat is going for that one. While Mirana naman dito already may point booster na. 3 components away na lang para sa kanyang Aghanim Scepter. Yung Lifestealer naman went for the armlet and it's already completed. So meron ng armlet ang kuya mo, Lifestealer, and then yung offlaners natin, yung Axe, 1.2k gold short pa para sa Blink Dagger. Yung Center naman went first for the Vanguard, mga tropa.
kung naka-auto yung video quality nyo, may time talaga lalabo yan kasi binabalance ng video quality sa internet nyo para di kayo maka-encounter ng lag. So sabi ni Rock to 26 yan. Pare, paring Rock to 26, i-admin kita. Imomod kita. Ikaw na bahala sumagot ng mga inquiries tsaka mag-moderate ng chat natin. Pero ito si Jules, ang gandang swap into call mga tropa. And then yung Leaf, hindi. May Centaur SS. Papatayin ba nila Axe? Sanity Eclipse. Yes, they will mga tropa. Yes, sir. Leaf dito kay Slardar. And then bagsak kay OD. Walang additional damage. And then eto na yung Centaur. Moonlight Shadow Pop. May detection ba sila? Pero Rod of Athos. Dito para sa Mirana, hindi pa niya napatay yung Slardar and Geek Fam is running wild mga tropa. Next on their list, etong si Miracle, Eclipse binigay, and then the last hit, Armlet Toggle. Kaya pa ba? Nag-Rod of Athos na naman, Armlet Toggle, and then ay, hindi na kinaya ng Kuya mo ron. And now Axe andito pero sinustain siya nung Centaur with that hoof stop. Hinahabol dito swap kay sa Yonix, kaso nga lang asa ng disable, may Rod of Athos na naman. Tihi, grabe naman this Tihi. Well played for Geek Fam yun, nakuha nila Lifestealer, Mirana, Axe, pati Rubik. Walang namatay sa kanila. 5 pa rin yung score na Mineski rito. Mga chong, so tuloy-tuloy tayo. Yung kanilang Centaur lineup nag-work out fine in the mid-game. Kuya Nick, pabati lang po dito sa may Tico Subdivision, Quezon City. Salamat, more power sa Wombo X Combo. Shout out sa'yo, pare. Magandang hapon. Aha. 5-9 yung score natin. Pati kay Billy CP3 from San Juan. Shoutout sa'yo, paring Billy ng San Juan. Kuya Nick, palayo konti ng mic. And pare, okay na. Nalayo ko na. Salamat. Okay yan. Ba't ganito galaw nila? More of the lineup. Sobrang sakit ng sustain ng kabila eh. Oh. Pag may nahuling isa, tuloy-tuloy sila. Ito, may speaking of nahuli. Ayan si Ninja Boogie, naka-fade bolt. Pero still, wala na siyang takas. Diyan, pag may nahuling isa, matik yan, given yung composition. May Rod of Athos, merong Astral Imprisonment, meron Lucent Beam, Hoopstamp, at saka Slithering Crush. Tapos pag ginaw naman sila ng, guys ito ah, pag ginaw naman sila ng Mineski, nandyan yung Dazzle sa likod, taga Heal tsaka taga Grave. So mahirap mag all-in sa isang hero dito para sa Mineski. Tier 2 Tower, next target, 14 minutes into our ball game. Geek Fam doing what they do best, mid-game aggression. Early pa nga to consider given 14 minutes pa lang eh, pero tier 2 tower na yung kinukuha nila rito. Sa likod naman, Slardar na kuha ni Miracle dyan together with Vengeful Spirit. So something good on their side, pero still tier 2 tower inevitable will be destroyed dito. Ayan na nga, 6-10 yung score natin. So bailout na, farm na ulit para sa Geek Fam yung Mirana. Kamunti ka na makuha yung top tier 1 tower, pero at the moment he went for the Aghanim Scepter, 1.6k before makakompleto niya yun. Kuya Nick, ano sa laban ng TNC at Mineski? 6.30 pare. 6.30 pero 6 o'clock, naka-online na stream natin. Ay, muntik na. Hindi nga lang nakuha ni Miracle yung haste rune na yun, given na deny ng creep. Yung denominator na creep ni Luna. Eto na, 6-10 yung score. Carl Tenido ng QC. Shoutouts kay Carl Tenido dyan ng QC dyan. Dapat nag-iolabit ako sa Geek Fam. Loko-loko Twitch Pinoy. Kaya pa to, hindi pa tapos to pre, seryoso. Mamaya sa late game, palag-palag pag nagka-damage ito, Mineski ito. May Blink Dagger na yung Axe, mga tropa. So let's see ha, pero ito, mukhang malayo sila rito. Eto na yung SS Centaur. Pero may Astral Imprisonment, yung Lifestealer gusto pumalag pero patay na kagad yung Vengeful nila. Si Roji andito rin, mawawala na yung range nung Lifestealer. Eto na nga, in-eclipse pa sa mukha etong si Kuya mo Bimbo, and two heroes dead. May Blink Dagger na rin yung Slardar. So added initiation on the side of Geek Fam, and then yung Centaur, 700 gold short para sa kanyang Blink Dagger. Rubik nasa gilid, nag-aabang. Pero wala siya magagawa dyan, kaya nag-TV back na lang. Kuya mo, matik yan, pare. Shoutouts Kevin. Si Vin ba to?
Ah, oo nga, si Vin nga yan. Si Tropang Vin, si Boy Panyo. Shoutout sa'yo, pare. Kamusta sa trabaho? Nasa trabaho ka, pare? Kamusta, kamusta? Loyal viewer mo from Saudi, shoutout sa'yo, Jomar. Mamaya rin, shoutout sa mga tropa. Ito, tuloy-tuloy na tayo. Tier 2 tower naman, bot lane. Ayaw nila papormahin yung Mineski. Geek fam, tuloy-tuloy na rito with their Luna strat. Guys, tatandaan nyo, pag nag-set yung Mineski dyan, sabihan nyo, pasukin nila yung Luna, di ba? I-set nila yung Luna. Nasa likod yung Dazzle, oh, tsaka may Astral Imprisonment. May pambosit. Ayan na, kitang-kita nyo yung center na yan. Pero merong heal. Yung orb, but orb may sarili mo, man. Ano nangyari doon? Nag-grave, pero may counter. Ang kuya mo, ang orb pala ron is, I don't know, eto stolen pala ng Rubik. Mga chong, si Sionix lumalaban, and then that call na naman, merong orb dito, tinago na naman ba ni Rubik, mga chong? Ayan nga, Rubik ngayon nakapagtago. 1-2 at the moment, lalaban si Miracle dito, tsaka Bimbo. 3 heroes down on the side of Geek Fam. Yung Rubik, yung nagtago pala noon. So, ang ginawa ng Rubik, tinago niya yung OD nung sinet niya ni Centaur para hindi ma-orb ng Astral Imprisonment, hindi ma-Astral Imprisonment yung Centaur na nakaset. So, well played on the side of Ninja Boogie. 9:13 yung score ng Tier 1 Tower sa mid. Next target, agad yung Scepter na Mirana. Miracle naman tsaka Bimbo. Ito, kaya bang buhatin? Nalilito talaga ako dito. Nababasa ko kasi sa pangalan ni Bimbo, Mekasi. Akala ko Miracle. Okay, pero hindi. Mga chong, si Bimbo yan. And then sa likod, Vengeful Spirit naman ni Jules. Napatay rito, nag-SS yung Centaur. And now, sa gitna, gustong pumalag. Pero hindi, out na muna. Naka-amplify damage ka rin, pare. 9:14 is our score. Rubik yung nagdala nun, man, seryoso. Sobrang na... Alam ni Rubik kung sino yung target niya. Magkaka-blink dagger na rin. So, added Bosset para kay Rubik. Pero speaking of Bosset, eto na. Yung Roshan na kinukuha rito ng Geek Fam. Grabe yung damage nila dyan. Palag-palag yan. Tapos yung heal pa ng Dazzle. Automatic Aegis talaga para dito sa Malaysian squad. And bibigay kay Luna yan, mga tropa. Sa Yonix without Aegis. Already with Dragonlance Dominator will go for the next build Manta style. And then yung Dazzle, Arcane Boots pa lang. Center naman, Crimson Guard. Hindi siya nag-Blink Dagger dito. No need for Blink Dagger daw, given may SS siya. And then yung Spirit Break, I mean, Slardar naman, Blink Dagger, mag-4 staff. And then ito si Outworld Devourer. After Wrath of Athos, meron na rito yung Dragonlance. Mm-hmm. Sa kabila naman, etong Mineski, Lifestealer, may Desolator na. May farm na yan, pati yung kanyang armlet. May Rana naman agad yung Scepter. Rubik mag-Blink Dagger. Pero may binili siyang iba. I don't know kung ano yun. Tapos si Vengeful mag-Earn of Shadows together with Tranquil Boots. And then Axe will go Blade Mail after his Blink Dagger. Pero yung Rubik, anong binili mo sa manok, pare? I think Blink Dagger na yon. Sugu Gaming from Antipolo. Dan RV Moredo, salamat kahit isa lang. Shoutout sa inyo, mga taga-Sugu Gaming dyan. And now, si Sionix, eto on Luna. Tuloy-tuloy sila, Tier 2 Tower dito. Kanina hindi nila nakuha yung Tier 2 Tower sa bot lane. And now, Mineski again will contest. Eto yung Infest Bomb nasa gilid. Pero si Roji on Slardar, kayang-kayang mambosset niya na. Ay, yung call, hindi nahuli. And now, siya yung naset dito, Axe. Aray kupi, patay kagad ang kuya mo na Astral pa, yun Luna. Mamamatay ba? I don't think so, na grave pa. So, 2 heroes down on the side of Mineski. And Geek Fam is pushing forward. Alam nila kulang ng dalawa, pero this is over, mga tropa. They would like to get this Tier 2 Tower na lang. Pero sa likod, nagkakabigayan. Ito yung Lifestealer, may swap out coming from Jules. And then that Starstorm from Mirana, yung stun. Pero Dazzle sustain really is real. Pati yung Astral Imprisonment save. Armlet toggle, pero Eclipse ng Luna, walang namatay. Mga tropa, and pahamak pa siya rito. Aegis Bop, another Starstorm by Mirana. And who will they go? Ito, na stun. Yung Astral Imprisonment, tsaka yung Gravy cooldown, mga tropa, so out. Eto, yung Geek Fam nag-overextend pa. Yung Axe na Wrath of Athos, pero papalag naman daw. Yung stun dito, yung Ogre buhay pa. Napatay niya pa yung Lifestealer sa likod, mga tropa. Ninja Boogie nilalaban sa harap. Yung Axe nila nakuha na rin, nice grave coming from Crimson. Shadow Priest, mga tropa, hindi na mamatay. Boogie pa yung namatay doon. Tier 2 Tower down, Geek Fam on na
killing spree, mga tropa ko na sa Malaysian squad. Aray ko, B. Palag-palag yung Mineski, kaso nga lang, merong Grave, merong Astral, ang kate. Paano mo i-go yun, di ba? And then, pag nag-overextend ka naman, nandyan yung Centaur, pati Slardar, para mag-counter-initiate. Sobrang hirap ng kalagayan ng kuya mo. So, ito, nagpa-farm na lang ulit. So, guys, tandaan nyo, ha? Pag hindi kayo nakakanood ng game, kasi may trabaho kayo, may pupuntahan kayo, or whatever, pupunta lang kayo sa YouTube natin. youtube.com/wombo x combo, nandoon yun. Kung gusto nyo ng full game, meron tayong full game na replay. Kung gusto nyo ng highlights lang, meron din tayong highlights doon, care of paring Axel. Okay? So, be sure lang na nakasubscribe kayo sa ating YouTube channel. 11:20 is our score. Yung Axe nag-tipis sa likod kanina, oo. Pero, nayari din siya ron. Okay? Nasaktan din ang kuya mo. Score. Penny, kamusta ba? Lagi ako na lang sa YouTube mo. Kasahari. Aba, dapat lang, pre. Aba, dapat lang. Ayan yung tier 2 tower na kuha na. Mga tropa, mas maganda pa din manood ng live kasama yung Twitch chat. Depende. Depende, pre. Ako nga, nabigyan ako kahapon ng Twitch chat. Nabigyan ako, men, eh. Yun lang, eh. Pero ito, yung shrine na yung kinukuha nila, wala ng tier 2 tower. Ang kuya mo. Kuya Nick, what time po ang TNC? Pakisagot, please, pare. 6:30 mamaya. 6:30 mamaya yan, ha? Ito na yung shrine. Pero on the way yung Mineski ba? Nag-moonlight shadow. And then yung leaf, slithering crash, yung arrow, double star storm. Yung Slardar ang unang namatay. And they will now push, mga tropa. May swap pa yung Vengeful sa Luna. Will they, mga tropa? Out. Out muna daw. Pero nasa high ground sila, ha? Pag pumalag, pwedeng pumalag. Aabangan natin. Wala na, mga chong, out na. So, 12:20 is our score. Tier 2 tower, kinukuha na Mineski sa gitna. Disband na ba MVP Phoenix, Kuya Nick? Oo, oh, disband na yung MVP Phoenix. Ang ginawa ng MVP, kumuha sila ng ibang team. Pero hindi MVP Phoenix yung pinangalan nila, MVP Revolution. Pero unfortunately, hindi binigyan ng invite yon ng mga organizer. Given ibang-ibang team na yon, wala na sila forever dun. Pero eto, yung Wrath of Aethos na naman kay Mirana. And then yung burst, pero may leap out. Astral naman. And then yung stun. Dito kay Rubik, umeses pa. Eto na yung counter initiation. Pamamatay kagad yung OD. And now Mineski trying to salvage this team fight. Yung Luna mamamatay din. Uminfest pa yung lifestealer. I don't know for some reason. Pero eto na, stun pa siya. Mirana na naman. Double star storm. Yung Centaur. In Astral dito, may swap pa si Jules. Nakapag-blink out pa. Etong Centaur, pero tuloy-tuloy sila with Slardar, Magic Missile, Starstorm dito, pati Sacred Arrow, 3 heroes dead, eto na yung pang-apat, Crimson on Dazzle, pero hindi na block doon yung Lifestealers, they won't go for that one. And then eto pa, na-stun ang mabilis na initiation, pero may counter-initiation nga, si Bimbo, Armlet Toggle lang, and then Starstorm na naman, pero may Shrine, Steady Golteb ka lang, may Rakel. Pero this is a good thing for Mineski, ha? Palag-palag to. Yung Bimbo, I mean, yung Miracle Mirana, hindi siya pasok ng pasok. Okay? 16:22 is our score. First game pa lang natin, tumainit kagad. Guys, araw-araw tayo. May Star Ladder. So, be sure na nakafollow kayo sa YouTube or sa Twitch para pag nag-live tayo or meron tayong videos, makikita nyo kagad para update kayo on what's happening sa ating Filipino Dota scene. Okay? Magkakaroon pa tayo ng DAC ng February 3 and then Pro Dota Cup, tapos Dota Pit, and then probably ikakas din natin yung chillcast lang, yung E-League ng CSGO. Okay? Kaya palag-palag tayo dyan. For as long as wala pang racks na nakukuha, hindi pa GG yung Mineski. Okay? That's the main point. And I don't think may plano any moment soon etong tropang Geek Fam na mag-high ground given ang katina rito ng burst ng Mineski. Okay?
Eto na, 16-22 yung score natin. Si Sionix andito, mga chong. Star Ladder. Nagfa-farm din si Sionix, mga tropa. And they will now continue. May initiation dito pero andyan na yung Ninja Boogie Rubik. Unfortunately, mag-isa ka lang, pare. And hindi na binakapan yun. Back na daw, sabi rito ng Mineski. And the Geek Farm will continue the shrines para paparusahan na ni Mineski rito. Yung top naman, umi-split push yung Miracle Mirana. Let's see how far can he go. 16-23 is our score. A soldier's fortune. Ayan si Mirana. Eto, merong Infest Bomb on the way. Kitang-kita yan, ha? Ayan na, mga chong. Infest Bomb. Pero nagro-rosya na rito yung Geek Farm. Mga tropa, magka-rhyme yun. Infest Bomb tsaka Geek Farm. Mga tropa, tuloy-tuloy na. Pero hindi alam ng Mineski to. And this is going to be a free rush para kay Geek Farm, mga tropa. Best of ilan yan, Kuya Nick? Pasagot naman pala, best of two. Okay? So, best of two to, mga tropa. Game number one pa lang. 16-23 is our score dito. And yung Outworld Devourer may Blink Dagger na rin para pambuset talaga dun sa isiset nila sa Infest Bomb. Pero yung item niya nag-slow down dito after nung mabilis na Rod of Athos tsaka Dragon Lance. Eto na yung Tier 2 Tower top lane. Let's see kung i-split push na Mineski yan. Pero lahat ng Tier 2 buhay pa on the side of Geek Farm. 16-23 is our score. Yung Fnatic bukas, makikita natin yung debut ng Fnatic lineup, okay? Sino kaya yung mga nandoon? And then, etong Axe, magbi-BKB na ang kuya mo. Blink Dagger, Blade Mill at the moment. Luna naman, Manta style pa lang. Yung kabila, Mirana, ang dami ng item, ha? Mag-Ethereal Blade na. Aray ko, be! Kamunti ka na mabash ang kuya mo! Bimbo, muntikan ka na, boy. And speaking of Bimbo, yung item niya rito, Armlet Desolator, and then on the way to Assault Kiras, mga tropa. Makakatibangan yung Team Liquid. Oh, pare, tatlong 9K yun. Si Miracle, si GH, at saka si Matumbaman, tatlong 9K MMR yun. Tapos yung Mind Control, 8.5 MMR. Tapos si Kuroki around 7 to 8K lang rin. So makati yung Liquid talaga. If tatanungin mo ko, 16-23 is our score. And they will now focus on the second shrine na Mineski. Eto mga tropa, tuloy-tuloy sila dyan. Easy shrine, easy life. Western Australia, Ivan Nicolas, shoutout sa'yo pare. Pero yung Vay, Diyos ko dai! Nahiyari na yung Miracle Mirana rito na sobrahan. Nakapag-Ethereal Blade sa sarili pero papalag pa. Ayan yung Double Star Storm pero yung damage kulang na kulang, mga tropa. So Mirana will fall. Yung split push niya, na-timingan ng kuya mo. Kuya Nick, kabati naman sa misis ko si Shane. 10th anniversary namin bukas. Naikinig siya ngayon, salamat. Shoutout sa inyo dyan, Wensky, pati kay Shane. Happy 10th anniversary. Kenick, ano nangyari kay Abed? Pare, kay Abed, it's... Saglit lang, yung visa niya, hindi pa ayos. From Toowoomba, Australia. Shoutout sa inyo dyan, mga tropang Pilipino natin sa Toowoomba, Australia. Eto na, tuloy-tuloy na tayo. Sa gitna, Tier 3 Tower, habang walang Mirana, kinukuha to ng Geek Farm. Pero mabubuhay ni Mirana, kaya back out na sila rito. Mahirap na yung burst nung kabila, makate. Masyado yun, mga tropa, alam nila yan. 5 seconds, eto tuloy-tuloy pa rin sila.
45 pop, and then yung swap, and then yung call, and then yung infest. Wala nang grave, grave na palayo ng masyado. Yung Luna, though, may Aegis siya. Vengeful Spirit already down. Mirana rito, gustong tumining. Pero let's see, Sacred Arrow will not connect. And then yung call, hindi rin nag-connect. Crimson Guard, tapos bail out, or will they? That's the question. May infest bomb na naman dito. On the way, yung Luna, wala nang Aegis. Aabangan natin yung infest bomb, pero bumounce yung glaive. So, steady gold pa rin tayo rito, mga tropa. Aha, ayan na, aray ko be. Ayan, aray ko be, Diyos ko Lord, yung Midrax. And then yung Hurricane Pike, Ninja Boogie, nakapag-shrine ng kuya mo. And on the back end, si Tihi on Outworld Devourer, mamamatay together with Centaur. Two heroes dead, hinahabol pa yung Dazzle, Crimson, nakapag-ano rito, Grave. Pero yung Leaf, walang Leaf, so magsusurvive siya. Nanonood sila ngayon, mukhang maganda daw. Pati-pati kay Clayford. Pabati daw kay Abe Clayford from Meng. Mga hindi daw nagre-repair. Repair-repair din mga kuya, taga QCD. Shoutout sa inyo mga tropa. Eto, 1826 isang hour score. Hindi nila nakuha yung Rax ha, mga tropa. Tier 3 tower lang nakuha nila. So tuloy-tuloy lang tayo dito. Pati Ninja Buki Rubik, nakagamit ng Shrine. Hindi rin namatay dun. So, tier 2 tower mid. Ayan na, fallen. Mga tropa, hindi yung fallen ng SK Gaming. 8-26 is our score dito. Ano schedule natin bukas, Lo? Ano schedule natin bukas? 4 o'clock naman yun, di ba? Gusto mo punta ng execution? Ay, mag-edit ka bukas. Mag-edit ka bukas eh. Kailan ba edit mo? Friday? Edit ka bukas? Buong araw? Kaya ko yun. Wala tayo X eh? Bukas. Pag-ayos na tayo stream nila eh. So guys, nga pala, mag-i-stream na yung Execration Players sa Twitch. Okay? So abangan nyo yan. Tayo yung mag-ayos ng stream lords nila ron. Wala tayo bukas? X eh. Pero depende. Masahin mo muna ako mamaya. Pilitin mo muna ako. Pilitin mo muna ako mamaya. Hi, Meng. Shoutouts nga pala. Pero ito, may pause yung laro. Second lang daw. Sorry. Off ako ngayon, Kuya Nick. Nurse Dota player here from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Pero ngayon, Dota player ako buong araw while watching Wombo X Combo. Shoutouts sa inyo, mga taga Kingdom of Saudi Arabia. Oo nga, nakita ko ngayon pag Ethereal Blade sa Rubik, pare. Kaya nakapag-shrine din siya eh. Kung hindi siya na Ethereal doon, wak-wak siya sa Hurricane Pike nung Outworld Devourer, pare. Game 1 pa lang to ha, ng ating Best of 2 series. And then, unang series pa lang natin to ng ating dalawang series for today. Our next series is going to be TNC versus Mineski. Star series then, Best of 2 rin, mamayang 6:30 yan. So ito, tuloy-tuloy na tayo with our game number 1. Ayan na, nasa baba. Etong Geek Fam, Roji, at saka si Crimson. Eto na, mga tropa, tuloy-tuloy na. Kakatapos lang nung LP ko, ahalang yang netto from Binondo, Charles K. Denmar Ginto. Kala mo talaga, nag-aayos oh. Yung mga tropang QCD natin, habang nag-aayos ng sawa trabaho, nanonood ng Wombo Combo. Nice one yan, mga tropa. Tuloy-tuloy lang. Pag dumaan kami dyan, pamerienda nyo kami, ha? malapit na. Pero ito, Fade Bolt para mag-death. Pero yung Midrax nila, kinukuha na ng Psionic dito, Luna. Ito na yung Infest on the way. Pero baka tumama yung Glaive, makancel yung Dagger. Pero ito ang una, Ethereal Blade Starstorm para kay Luna. And then Magic Missile sa Centaur, mga tropa. And then sa likod, ayan na yung infest bomb. Naka-grave ang kuya mo, and this astral sa sarili, na astral din si RR. Yung Kaling Blade hindi tumama, and then yung Outworld Devourer nakaka-free hit pa rito. Lifestealer will fall, walang buyback, mga tropa. And then Ethereal Blade na naman, pero hindi na naman namamatay etong heroes ng Geek Fam, and they will now continue with the assault. Walang buyback yung Lifestealer for 60 seconds. And Geek Fam nag-iingat pa rito, pero still tuloy-tuloy na sila, mga tropa.
Ayan na yung buyback nung Axe, pero Lifestealer wala. Medrax already down. Asa na yung Sep, yung Cole, pero na 4 staff. May over-herb pa rito yung Astral Imprisonment. So magiging dieback yata to para sa kuya mo Axe. Ang gandang swap out by Jules, pero ang ally will be him. Gusto nilang patayin yung Centaur, pero yung Dazzle sobra dito sa safe, mga tropa. And then that Grave na naman, 4 heroes down, buyback by Rubik. Luna free farm, I mean na free hit. And then another set, Rubik will be dying back, mga chong. And now Mirana lang yung buhay. Let us see. But eto, safety ang kuya mo. Mirana went in. May Grave na naman, mga tropa. And walang napapatay rito yung Mineski, given yung Dazzle at saka yung lubog nung Outworld Devourer. Aray gubi. And now they'll be going for the second lane of Rax. Lifestealer will be alive. Ayan na, mga tropa, together with Ventual. Nag-infest na kagad. And then yung infest bomb. Pero eto, yung Luna killing that Mirana, mga tropa. Si Tiyo nakapatay. And another Grave by Dazzle. Crimson Shadow Freeze Lord. May swap out dito, pero still Lifestealer will be dead together with the Vengeful. GG called by Mineski. Dazzle, no? Grabe yung Dazzle, no? Siguro kahit mga 30 minutes silang ganun, walang mamamatay sa kanila. Grabe naman yung counter pa yung Dazzle kasi may Axe. Kahit mga 30 minutes, tuloy-tuloy sila ron. Yung Dazzle, chill lang. Pero ayun, yung game number 1, kaalungkutan for Mineski. Nakakuha ng Geek Fam yan. Pero guys, don't you worry, given game number 1 pa lang yan. And meron pa tayong game number 2. Though, every game count dito sa ating Star Series Season 3. Given na top ng group, ayun yung pupunta ng China to qualify, okay? Pero again, that Dazzle, mga tropa, doing the work para sa Geek Fam. So we will move on with game number 2 with the Geek Fam ahead 1-0 versus Mineski. Babalik tayo after a few minutes lang, and stay put lang kayo dyan.